Grabe, no? So, ano yung hirap na naranasan mo nung namatay ang daddy mo? Tapos bumalik ang mama mo dito sa Philippines? Opo. Umuwi po siya ng Pilipinas, na iwan po ako mag-isa sa Lebanon. 15 years old po ako noon. May parang Filipino shop po kasi kami. Ang binabenta po namin doon products, Filipino products, then Filipino dishes. Then 16 dishes po yung niluluto. Kaya parang minamanage ko po lahat. And yun po, yung mahirap po doon is akala ko po sakto. Then biglang may pupunta sa shop. Then hihingi nung parang naniningil ng utang. Kaya yun, na kulangan-kulangan ako nun. Kaya sobrang na-stress po ako. Kasi hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera nun. Kaya yun po. Pero alam nyo, masarap na marinig yung kwentong na yan. Nakasama ang iyong Momshi. Kaya tawagin natin si Momshi Christy. Momshi Christy. Ayan. Batang-bata pa pala si Momshi Christy, no? Momshi Christy for me. Saan ka? Hindi yan si Momshi Christy. Sorry, nakala ko naman si Momshi Christy. Hindi, charing lang naman. Momshi Christy, mag-hi muna kayo sa ating mga kapamilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang buhay. Then I'm sure, Momshi, narinig mo ang mga pinag-usapan namin kayo. Nasa likod ka lang. Opo. Ay. Ito, napag-usapan namin kayo na mula sa Lebanon na bumalik ka raw dito sa Pilipinas. Bakit napag-desisyonan mo na dalhin dito si Abi sa Pilipinas? Noon po kasing nabuntis ako, pagka nanganak ka po na hindi ka kasal, kukunin po nila yung bata. Oo. Sa Lebanon? Opo. Sa Arab country? Sa Arab country okay. po. Okay. So, nag-decide po ako na umuwi na lang dito ng Pilipinas. Then yun nga po, naiwan ko si Abi sa Lebanon. Ayun po. Ay, naiwan pala. Opo. So, gaano kahirap sa'yo yung time na yun? Napakahirap po kasi dalawa po yung iniisip ko eh. Yung sa aming... Sorry. Yung naiwan si Abi na mag-isa doon, na dalaga, tapos nandito ako. Na, yun po, talagang nahati po talaga yung nararamdaman ko noon, na sobra po akong... Akala po kasi niya, parang iniwan ko na siya na ganun-ganun na lang eh. Pero hindi po niya kasi, hindi ko nasabi sa kanya yung mga reason ko. Kaya parang nagdamdam din siya sa akin. Matagal ka bang nagdamdam kay Mami? Siguro po, pero parang inintindi ko na lang po. Kasi, nung una po kasi talaga, hindi ko rin tanggap na buntis si Mama. Na may pangalawa. Ah, okay. Hindi ko po alam, naging selfish po kasi ako. Pero, kasi pagbata naman ganun eh. Lalo na pag antagal mong mag-isang anak. Oo, tama iyon. Pero na-hurt ka din ba nung nalaman mo ang kulay ng buhok ng nanay mo? Sari lang naman, tanong ko kay Abi, 16 years old ka nang muling bumalik ito sa Pilipinas at sobrang naging close ka sa kapatid mo. Opo. Na talagang pinakamamahal mo talaga. Pero napagkakamalan daw kayong mag-ina minsan. Opo. Kasi po, si Mama po kasi umaalis siya ng 6 a.m. po ng bahay kasi nag-work po siya. Then bumabalik po siya mga 9 or 10 p.m. ng gabi. So bali po, pag may pasok po ko, pag wala po talaga magbabantay sa kapatid ko, dinadala ko na po siya sa school. Then kahit saan po, kahit mamasyal po ako, dala ko rin po siya. Then pag gising po, kasi po si Mama 6 a.m. umaalis na po siya. So nagigising po ako mga 7. Iahanda ko na po lahat ng damit niya, mga pagkain, dedean niya. Then papaliguan ko na po siya bago ako umalis. Hello, very good ate naman pala talaga si Abi, oo, no? Oo, diba? Ma'am, si Chrissy, kasi kung kayo po yung tatanungin, ano po yung masasabi nyo na gano'n na lang siya katutok si Abi sa kapatid niya? Buwabawi siguro. Kasi nung una po talaga, hindi niya tanggap yung kapatid niya. Then, nung medyo nagsasalita na kasi yung kapatid niya, parang pag pinapagalitan ko, gano'n, Mama, bawag ganyan. Yung parang siya na yung umaako lahat. Kaya siguro, gano'n na lang siya katutok kay RJ. At saka ayaw niya po talagang naiiwan si RJ.